Hi everyone, I'm Una Fernandez and welcome back to my channel. Hi everyone, so we're going in a hike. Ang dami kong dala, shit. Saan naman ang backpack? Okay. Nasa Mount Balagbag tayo ngayon. And this is actually one of my favorite campsite. At there are actually two options going here. One, you can ride a tricycle para medyo mapabilis yung paglalakad. Second, you can go for a hike. So for this camp, I'll be choosing hiking over riding a tricycle. Kasi that's what we are. That's the reason why we are here. Yan. So, mamaya we will be the camp. Ayan, so actually, I think I'm carrying around 35 to 45 kilos ngayon. I have two big backpacks and a tent. And then, andito na lahat yung food ko for 3 days. Mga camping gears, mga damit. And ang bigat niya talaga, guys, sobra. Pero it's okay. Worth it. Ito naman talaga yung reason natin, di ba? Bakit tayo nagka-camping. So, yung iba may kasama, pero ako solo. Pero, ayun, ewan ko, pero masaya yung pakiramdam na ang tawag ito, wala ka dun sa mundo na palagi mong ginagawa. And, you have a time para, alam mo yun, magkaroon ng time para sa sarili. So, super lamig nung pakiramdam. Tapos, naramdaman ko na yung mga tawagin to, yung fresh air nanonood sa balat ko. Sarap sa pakiramdam. Yeah. So, nakarating na tayo sa campsite. Ang gagawin natin ay mag-set up tayo ng tent. Grabe, sobrang itim ko dito. Pili nating area ay tapat siya ng pool as may damesa na din. Tapos dito tayo magka-camp and then meron siya ditong parang bato. Ayan, so bumili tayo ng tawag nito airbed para kung paano malambot yung higaan natin mamayang gabi. Hey, hit naman ng aso na to. Anong pangalan mo? Pangalan mo? Aso ko. Umulan nga.
sa Holy Spirit. Lasa ang pen. Nabasa pa ito yung loob ng tent at kinailangan ko ipasok lahat ng gamit. Ito siya. So ang dumi niya dahil pinasok ko yung mga pagkain sa loob, tapos yung lutoan mismo, tapos yung mga damit ko nagay ko na lang dun sa towel nito sa may airbed, kasi kapag dinapag ko siya dun sa pinaka tent lang, babasa siya. Tumagos kasi yung tubig ng yung maagos na tubig ng ulan papasok dun sa loob ng tent. So ayun, magtutuyo muna tayo. Alright, luckily umaraw na, so i-empty muna natin yung ating tent. Nandun na itong mga gamit ko, tapos kailangan natin siyang patuyuin. Hi! Hi everyone, so andito na tayo sa rock camping na to, at sobrang daming nangyari kanina. Mula ng malakas, tapos ano pa ba, pumasok yung tubig dito sa tent. So kanina, tuyo na yan, tapos tawag nito, lumipat na ako talaga ng place, kaso biglang umulan na naman ng malakas. So ganun ulit, nagkaroon ulit na siya ng tubig. Buti na lang talaga meron tayong ano, ang tawag nito, airbed. Kasi kung walang airbed, hindi, I think kailangan kong umuwi na, no? Kasi dahil wala tayong ihigaan. Pero dahil may airbed tayo, kahit paano kaya pa natin mag-survive. Kasi yung airbed ko, hindi ko siya na-inflate ng ano, ng mas matigas. Kasi wala akong kasamang magpo-push nung pinaka, ang tawag nito, hose. So ang lambot niya, minsan parang pakilamdam ko, maabot na siya hanggang dun sa ano, sa may, ang tawag nito, sa may lupa. Hopefully hindi pasukin yung airbed ko ng tubig, no? Mag-dinner na tayo. Napaka-comfortable talaga nitong airbed dahil sumasakit na yung likod ko. Pero wala siyang maayos na support. Para kung ano, nai-squeeze sa gitna. Anyway. Kanina pala, nagluto na ako. So, ang buti na lang, nagluto na ako before umulan. So, meron ako ditong tortang talong rice. Tapos, eto, nag-ano ako ng sayote. Nag-isa ako ng sayote. Ayan, so cowboy tayo ngayon. Ewan ko, pero namimiss ko kasi yung ganitong mga bagay sa buhay ko, no? Dati nung college ako, nagka-camping ako, sumasama ako sa mga friends ko. Pero ngayon ko, siyempre may trabaho ko na, so hindi mo na rin masyadong nagagawa. Ano ka yung plato ko? Tapos ngayon, parang ng pagkakataon, kaya lumabas ako para mag-camping. Yung mga nagka-camping dun sa kabilang side, wala ata silang airbed, so hindi ko alam bakit tumagos na rin yung tubig dun sa camp, sa ano nila, sa tent nila. I hope okay lang sila. Ang sarap kasi medyo makalat pala. Hey girls, uy, kila nahiwa siya lang, hayaak na ka. Sige lang, kumain ka naman. Morning. Like 7 na, hindi na ako nakakita ng sunrise, pero ayun. So kailangan nating bumangon na kasi it's 7:30, kailangan na nating mag-breakfast. Hindi kasi katulad to ng nasa city na pwede ako mag-breakfast ng 10, and then I'll be choosing kung anong oras ako mag-lunch. Kailangan ko mag-breakfast ng 7:30 para makapag-lunch ako before 12 ng 11:30 at makapag-pack up. So pag hindi ako nag-set ng breakfast ng maaga, malilate yung lunch ko, baka hindi na tayo makapag-lunch dito.
So, ayaw naman natin mag-miss yung experience ng lunch, no? Kaya, luto na tayo. Ayan na. Mag-breakfast na tayo. Wow, this is actually nice.